Hi guys, magandang araw na naman sa ating lahat dyan. So sa araw pa lang naman to guys is meron tayong gagawin. Meron tayong nirentahan na incubator. Gagawin natin itong hatchery kasi magdagdag tayo ng mga alagang itik natin, pero tayo yung magpapisa ng sisiw. So dito natin i-hatch yung balut or yung itlog. Ayan. Narintahan natin ito ng 500 pesos. So, lilinisan natin ng konti at naka-set up na pala ito. Pero yung thermostat niya na ginagamit, ito. So guys, ito yung ginagamit nila na thermostat. Itong digital na ito. So papalitan natin to guys. Hindi ito yung gagamitin natin kasi madaling masira yan. Baka magloko. So ito yung gagamitin natin guys na thermostat. Yan. Drawer. Made in US to guys. Tested and proven na to sa akin kasi doon sa isa nating incubator, 1 year na guys na ginagamit natin to. Ito na thermostat. So tested and proven na to guys. Ayan. Ayan guys, ito pala yung loob ng incubator. Gumamit din sila ng insulator. Tapos, ito yung ilaw niya guys. May ilaw, may fan. Yan. Ayan guys, ito muna yung unahin natin guys. Insulator. Yan guys, nilagyan natin ng thumbtax guys yung insulator kasi guys, importante kasi guys na makapasok yung init guys dito yan. Yan. Dito guys papasok yung init. Dapat merong space guys dito sa gilid. Yan. Kasi pag nilagyan na natin ng tray dito at puno na ng itlog guys, dito papasok yung init. Yan. Diyan papasok. Tapos para ma-circulate guys. Yan yung purpose niyan. Na mayroong space dito sa gilid. Yan. Rui. Mak mau lagi. Pulang.
guys, ito na yung thermostat natin, guys. So ganito pagkabit, guys, sa thermostat na brewer, guys. Ganito. Yan. Yan, guys, oh. Ganyan lang, guys. Tapos pasok natin tong bolt, guys. Tapos ikabit natin dito, guys, sa ginawa natin, guys. Yan, dito ikabit natin to, guys. Yan. So guys, ito na yung thermostat natin, guys. Nilagyan natin ng bali hawakan niya, bali stand. Ito lang, guys, kasi ito lang yung available na mga materials natin. So ganito lang, guys. Yan. So ikabit na natin. Yan. Itong wire, guys, pinutol pala natin 'to. Yan. Para ikabit natin tong itong dalawang wire sa thermostat, kabilaan yung isa dito, yung isa naman dito. Sige, kabit natin, guys. Wala pala tayong cutter, no? Kaya ito lang yung gagamitin natin, itong blade. Kasi wala tayong cutter. So yan, guys, kabit natin. Isi. Yan, ganyan lang, guys. Tapos yung isa naman, kabit natin dito. Yan. Tapos lagyan natin ng electrical tape. So yan, guys, tapos na natin ikabit yung thermostat. So ngayon testingin na natin kung gagana ba yung ginawa natin o makapalpak. Yan, guys. Okay, so op. Dali. So paano yan, guys? Testingin na natin. Gagana ba? Fire! Good! Gumana, guys! Gumana! Di ba? So, ito na, guys. So, meron tayong thermostat. Yung ilaw natin na siya yung bibigay init sa ating incubator. Tapos ang ating blower, guys, siya yung nagpapa-circulate ng init sa loob ng incubator natin. So dapat din, importante din to, guys, yung sabi ko kanina na mayroong space para maka-circulate yung init sa loob ng incubator natin. Tapos yung importante sa lahat, yung ating thermostat, kasi siya yung nagkukontrol ng init sa ating incubator. So yan, guys. Ayos, di ba?
Ah guys, babaguhin na lang natin guys yung setup nitong incubator. 'Di ba yung yung fan is naka-connecta sa ilaw, pag papatay yung ilaw is automatic din papatay yung fan. So babaguhin natin guys. Itong outlet na to is tanggalin natin tapos ilagay natin dito para kung papatay yung ilaw, yung fan natin is 24 hours siyang nakasindi. So kahit namatay na yung ilaw is continue pa rin yung circulate ng init tsaka yung humidity sa loob. So yan, babaguhin natin. Yan. Baguhin natin guys. Okay guys, ito na yung sa live natin. Tapos ito yung wire para sa thermostat. Yan, ito yung live ah. So dito natin yan i-connect kanyan. So ito. So ito yung para sa yung forma plan niya guys is ganito. Yan. Kasi ikabit natin to dito, i-connect natin kasi maikli lang. Tapos ang ito naman, ang purpose niyan guys is kaya pinutol natin 'yan kasi 'tong isang wire sa thermostat kabit natin ganyan. Tapos yung isa naman ganyan. Ganyan yung ano niya guys. Okay guys, ito yung sa fan guys. Saksak na natin to dito. Yan. Para yung fan natin, kahit mapatay yung ilaw, is continue pa rin yung hangin niya. Tapos ito namang thermostat, saksak na natin dito. So, saksak na natin guys. Okay, ano na natin? Subukan natin. Ayun, gumana guys. Ganun lang guys. Simple lang naman yun eh. Simpleng-simple lang yan. Guys, kulang guys yung init. So pag-adjust pala guys, pag kulang ang init,
Ganito guys. Ikutin natin guys pa pa left side. Yan. Yan, pagkulang sa init, pag sobra naman sa init guys, ikutin nyo pa pa right side. So yan, ulitin ko, pag kulang sa init, ikutin natin guys pa left side. Ganyan. Pag sobra sa init guys, ikutin natin pa right side. Yan. So, okay guys. Kulang konti, so hintayin natin guys na ma 100 Fahrenheit yung ating thermometer. Yan. Okay guys, ito na. Yan guys, nakuha na natin yung tamang sukat guys, yan o. 100 Fahrenheit or 37.5. So, okay na yan guys. Nakuha na natin yung tamang init sa ating incubator. Yan. So, yung fan pala natin guys kanina, pinalitan natin ang ito, electric fan. Malaki-laki ng konti. Yan. Pinalitan natin para talagang siguradong makakasirculate yung init at saka yung humidity sa loob ng ating incubator. Dahil guys, importante ito ngayon dahil magpapisa tayo guys ng itlog para dagdag sa ating mga alagang itik natin.